Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang isa pang interview ni Mikey Garcia. Galing naman ito sa fighthype.com. Sinabi niya dito sa interview, mananalo si Spence laban kay Pacman pero mahirapan daw si Spence. Hindi daw niya kaya patumbayin si pambansang Kamao dahil matibay at kaya tumanggap ng solid na patama. I think Spence wins. I think Spence wins. I don't think Spence knocks out Pacquiao though. Ganito din ang naging payag ni Mikey Garcia sa ES News. Mahirap kalaban si Pacman kahit 100% ang lakas ni Taguro. Sa ibang balita naman, Justin Fortune, conditioning coach dati ni Pacman, nagkaroon ng interview sa ES News. Sinabi ni Justin Fortune, Pacquiao beat Spence. Malaki ang tiwala niya kay Pacman na manalo kay Spence. Alam daw niya ang kalidad ni Pacman kahit may edad na. Bago daw sumabak si Pacman, siguradong full pack ang bala para baklasin si Spence. Ibang level na daw ulit si Pacman lalo na kung magaling din ang kalaban. Kaya magandang laban daw ito para kay pambansang Kamao kahit matagal na bakante. Samantala, pagkatapos naman ng laban ni Josh Taylor versus Jose Ramirez, nagpakita ng respeto ang bawat isa. Sinabi ni Josh Taylor, alam daw niya na parehas silang gutom sa panalo para maging undisputed. Maganda daw ang naging laban nila, nagkataon lang na umayon kay Josh Taylor ang pagkakataon. Sabay nagyakapan ang dalawa bilang respeto. Maganda rin ang pinakitang laban ni Jose Ramirez mga tol. Inamin niya na may pagkakamali sa mga tirada. Kung hindi natumba si Ramirez, sigurado malaki ang pag-asa na makuha ang panalo. Samantala, pinakita naman ni Josh Taylor ang kaliwang kamao. Biyak ang kamao sa lakas ng suntok. Naramdaman daw niya ang sakit habang tumatagal ang laban, pero hindi niya napansin kung anong round na sugatan. Sa ibang balita naman, Tyson Fury, pirmado na daw niya ang kontrata laban kay Deontay Wilder. Sinabi ni Fury, dudurugin daw niya ulit si Wilder sa pangatlong pagkakataon. Marami daw rason si Wilder kung bakit natalo, kaya ngayon tatapusin na ito ni Fury. Target sa July 24, pagkatapos daw niya baklasin si Wilder, isusunod niya si Anthony Joshua. Hanggang dito na lang tayo mga tol, maraming salamat po.